Busan? Parang. Train to Busan? Oh, parang. Mga kapuso, narito pa ang mga dapat abangan sa unang hirit. Ano yun? Parang familiar yung boses mo. Bakit parang may nagparamdam? Nagpaparamdam. Galing ba siya sa Busan, you think? So, seryoso, magbabalita yan? Ha? Para makapag... Susunod! Ay, parang, oh kaninong my God! Boses yan, ulaan nyo. Mananalo kayo ng... mula sa kanya, 1,000 pesos. Sa bono ba siya? Magandang umaga po mga kapuso! Ang dami naman surpresa! Mga kapuso, nagbabalik kayong araw ang na-miss nating UH Kabarkada, Rhea Santos! Join us dyan, ha? Ang ganda naman ng set nyo. Yeah. Richard, paikot. Magpapalita ka ba ngayon, Rhea? Iyayabang lang namin. Konti ikot lang. Na-miss ko yun, ha? Sige, na-miss ko ata yun. Okay, ayan, naramdaman mo? Uy! Oh, kita uy, mo? Parang ano? Balik mo. Magic yan eh. Oh, yan. Kapangyarihan yan eh. Oh. Bakit? Galing pang Canada yan, mga igan. Diyan lang kayo dahil mamaya. Itutuloy natin ang masayang kwentuhan. Siyempre, kasama si Miss Rhea Santos! Yes! So, ang tanong dyan, is she back for good? Naku, alam, tanong yan ng maraming tao. Kaya alamin natin yan mamaya sa pagbabalik ng... Unang Hirit! Narito na... Uy! May balikbayan box tayo rito. Ang balikbayan box na yan, siyempre, Tatak Canada. Ano kaya ang pasalubong para sa atin? At para malaman kung anong pasalubong niya, eh buksan na yung balikbayan box na yan! Ayun na! Shake! Body. Oh my God! Anip! Buti nagkasya ka dyan! Mga kapuso, let's welcome again, Rhea Santos! Yay! Dito siya! Dito! Tara! Halika dito! Ay, dyan pala! Okay! Eh, ba't iwalay ka pa? Halika dito! Alam niyo, kinikilig ako talagang makasama kayo at makabalik! Bro. Anyway, Reyes, salamat. Binisita mo ulit kami rito. First time sa bagong set. O, ano mo naman masasabi mo sa set natin? Napakaganda. Richard! Level up! Ito na. Pandaran natin si Leo. Para sa pinag-alaman, Richard. Umiikot ka. Balik. Sampulan mo si Rhea ng paikot. Oh, ano masasabi mo sa aming bagong studio? Napakaganda. Mukhang malaki ang kinikita. May budget. Lagi ka mabalik dito, Mark. Mukhang walang affordability crisis sa unang hirit. Bakit? Sa Omni ba umiikot kayo? Hindi. Wala. Masuggest nga. You belong. Oh, Rhea, marami excited palagi pag bumabalik ka. Siyempre, kami ang number one excited. Dahil syempre nami-miss ka namin. So, pakwento naman ang mga happenings sa life mo. Alam mo naman, ang buhay ko doon ay mga, of course, I'm still doing Omni Filipino. Newscaster siya doon. Oo, balita po para sa mga Pinoy at mga Filipino-Canadians dyan po sa Canada. At syempre, busy din sa pagiging ina sa pag-cheer sa aking mga anak, si Uno and Yuan. Dahil Uno sa volleyball player in BC, and si Yuan naman is into basketball. Wow, so, sporty. Alam mo, nothing extraordinary. Talagang buhay pamilya. Enjoy diba? Life. Buhay pamilya. Long life talaga. Trabaho, pay bills. Just the usual stuff that everyone does. Diba? Naiba lang ang ano mo. Canada lang nakalagay. Ayan, ano na yan? 2019 pa yan. Yan yung ay, hindi na ganyan ang itsura ni Uno. Oh, mukha na siyang artista ngayon. Si 6'3 na po si Uno. Si Uno, ayan nga. Si Uno ang growing boy ni Rhea. Oo nga. Anjo, ha? Pagtapat ako kay Anjo. Sa volleyball, no? Tama. Yes. So nothing, ano naman, talagang, kung ano yung typical buhay pamilya. Yeah. Of course, ang mahirap lang talaga pag may naiiwan kang mahal sa buhay dito. Yes. I'm referring to, of course, our parents. Yes. Na I'm sure the Pinoys abroad can also relate na kapag malayo ka, malapit din. Kapag malayo ka, syempre yung alala mo, Pinoy, especially they're not getting... Any younger. Sa Facebook feed ko lang, halos, you know, visiting my dad or visiting... Yung mga kahenerasyon natin. Diba? Sabi nga nila parang sandwich generation. Yung sandwich generation na you're taking care of your parents at the same time you're taking care of your kids. Yes. So medyo... And it's a relief also kapag pinakamahirap na trabaho 'yan. Oo, yung pagbalanse din. You have to be there for your kids at the same time
parang you want to spend time with your parents too. Kasi talagang, bilang pagpapasalamat, diba? Gusto mo silang mapagsilbihan din. Ayun na nga, but mami. Always have time for yourself, of course. Ito yun. This is my time for myself. At yun na nga, Marep. Aside from visiting your parents, ano pa ba yung mga iba mo pang mga plans sa pagbisita dito sa Pilipinas? May movie offer ka ba? May pelikula na eh. How much? Hindi, parang plano. Alam mo talagang, birthday lang po talaga ng tatay ko. That's why I'm here. He turned 74 March 20. Binati natin. Tito Tony! Daddy Tony! Nanonood siya. Alam mo, iyakin ng tatay ko. Baka umiyak na naman. Ayan. At ang caregiver ni Daddy, si Josie, si Rose, yan. Maraming salamat sa inyo. Good morning. Yes, so just to visit really my dad, spend time with him. Birthday niya kasi, it's almost a year since he was hospitalized. Na-hospital siya. And yun yung last year, halos 2 months din ako nandito dahil nga yung recovery niya and all. Pero every day, sabi nga ni Daddy, every gising is a blessing. True. Totoo. So one day at a time, pagka, Daddy, you're there, ha? Ito bro, ang dami nag-aabang sa'yo kahapon pa. Anong message mo sa mga kapuso natin? Oo nga, nag-aantay. Sabi ko kanina, parang kinikilig ako to see the studio again. To be talking to you guys again. To wake up uli sa umaga. Oo, napaka-aga. 4 o'clock, gising ako. Oo naman. Tapos nakatutok ako alas 5. Ay, 5:30 na pala. Pero maraming salamat po kasi nakakatanggap pa rin po ako ng mensahe na na-miss ka namin sa unang hirit o kaya parang morning girl, kamusta ka na dyan sa Canada? So, laking unang hirit ako. No. And I'm proud. Bata pa lang ako, pinapanood na kita. Maraming ganun. Parang, I'm proud to be a part of the Unang Hirit family kahit umalis na po ako 5 years ago, 2019. Parang every time nandito, yung staff, if they reach out, pag nag-reach out sila sa akin, pwede po bang bumisita kayo? Or kahit tayo, hindi lang minsan mag-reconcile talaga yung schedules, di ba? Pero always happy to be here. Talagang kinikilig ako. And so, always welcome. Yeah. At syempre, alam mo naman dito sa Unang Hirit, Fun Friday! Lagi kami may kantahan dito.